Number 7. Ay, naulit itong mga tuwi. O, ito rin. Ito, nangyayari ito sa inuman. Nangyayari ito. Wait lang, wala akong dalang cash. Withdraw lang ako. Ay, di na bumalik. Kami tuloy nagbayad ng ninomo niya. Laklak pa man din ang hayo. Girl, hindi ka nag-iisa, girl. Marami tayong ganyan. Diba? Ito yung mga kasama nito, yung mga, yung wala akong pera. Diba? Yung, uy, lasing na ako, kayo uwi na ako. Meron pa kayong iba, hindi na nga nagiinom eh. Pinulutan na. Hindi na nga pinulutan, ginawa ng panggabihan yung pulutan. Suta this. Next number. Number 7. Hindi ko na uulitin. Medyo vague, no? Ang alin. Sabi ko sa kanya, ang alin. Yung mga kasinungalingan niya, hindi na daw niya uulitin. Ayun, saklap, inuulit pa din. Infidelity ba to? Or irresponsibility? Diba? Kasi may mga taong honest, pero irresponsible. Meron naman yung mga taong responsable, pero hindi honest. Paano nga ba yun? Siguro, pag-usapan natin sa ibang topic na lang yun, no? Mas ko naloloka na ako sa mga sinasabi nila dito. Number 8. No judgment, but we are judging. Diba? Totoo yan. Tayo mga Pilipino, marunong tayo manghusga ng mga kapwa natin. Hindi natin na napapansin na mismong kaputikan ng mga mukha natin. Well, nakablasyon ako kaya wala akong putik today. Yung putik ko pink. Charot. Hindi. I mean, diba? Ang hilig-hilig natin mang bash. For sure, mamaya, may nakakomment din sa baba na hindi ako magaling gumawa ng video, hindi ako marunong mag-edit, hindi ako marunong maggumawa ng mga topics, diba? Ganun naman eh. Well, sa bagay, may mga positive judgment, may mga negative na judgment naman, na you can grow. Pwede pong i-improve yung sarili mo, pero meron yung ibang mga judgment na talagang hindi na nakaka-vavati. Promise, hindi nakaka-vavati. Halos pangalanda ka na sa buong mundo, yung katangahan mo, yung kagagahan mo, yung pagiging vova mo. Pwede mo naman kausapin yung taong yun ng diretso, diba? Tapos sabihin sa kanya kung ano yung sinasabi, yung mali niya. Kasi it should be the person you are talking to ang kinokorek mo, hindi yung mga taong nasa paligid nila. Kasi yung taong yun mismo ang magkokorek sa salili niya, hindi yung sa salili niya. Anong nangyari sa RNL ko? Next, yung sasabihin mahal kita, pero di mapanindigan hanggang huli. We're sorry, the number you have dialed is not in... Ang hirap naman ito. Ayokong umiyak. Charot, hindi ako iiyak, no, never. Imagine nyo, nagsumpaan kayong dalawa, diba? Na walang iwanan, magmamahalan kayo, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Lahat na ng title ng teleserye, kinuha nyo na. Pati nga siguro yung probinsyano gusto niya nang pasukin dahil kayo si Aliana at si Ricardo, diba? Pero ano nangyari, diba? Magkahiwalay pa rin kayo dahil sa ano, unfaithful yung isa. O yung isa hindi makagrow, yung isa hindi makasunod sa kung ano yung gusto mo. Yung isa naman, hindi ka na lang mahal. Kinumagahan, nagising siya, wala na raw siyang feelings, na fall out of love na raw. May ganun ba? May ganun bang tao? Yung pagising mo, bigla mo lang na-realize na hindi mo na mahal yung taong minahal mo kahapon lang. Nangyayari ba yun? Eh kahit nga siguro sinaktan ka ng taong yun, diba? Iisipin mo na mahal mo pa rin siya after all this time na niloloko ka niya. Yun pa kaya yung pagising mo, hindi mo na siya mahal? For sure may nangyaring hindi maganda sa kalagitnaan, no? It's either hindi na siya yung taong minahal mo kasi nag-evolve na siya o nag-devolve siya, naging wolf, naging vampira gani Malia, malay ko, o kaya may minamahal ka na rin iba kaya na-fall out of love ka sa kanya. Ayoko na. Padrama na to, eh. It's supposed to be a comedy here. Ito, kasama na to ng kwan, eh. Ng number 9. Ay, ano mga number tayo? Hindi ko na ako number 10 or 11. Hindi na ako nagbibilang. Bobo ko pa man din sa math. Promise. Sabihin natin number 10 na lang to. Laging lang ako sa tabi mo. O parang yun lang. Yung mahal ka. Pero ganyan. So saan siya nagpunta? Bakit siya nawala sa tabi mo? Nagpunta ng 7-11. Nagpaload. Diyos ko ha. Ang hilig-hilig magbitaw ng mga mabubulaklak na mga salita sa mga taong mahal nila. Tapos pag oras na para matest yung love nila. Hindi nila kayang panindigan. Diba? Huwag na kasi tayong maglagay pa ng sugar coating sa lahat ng sinasabi natin. Be realistic. Be true. Shoot at this. Ang dali-dali na naman magmahal. Kung mahal mo, mahal mo lang. Wala ka namang ibang dapat kailangan pang sabihin pa. Ah?
Diba? Ganun lang naman yun eh. Oh well, anyway. So, halos lahat ng kinoment sila dito sa Facebook post ko is halos lahat parang 70% is all about love. Doon mo talaga makikita na kasinungalingan ay kadugtong ng pagmamahal. Or ang pagmamahal ay kadugtong ng kasinungalingan. Which is very hurtful. Kasi kung titingnan mo man, ang love dapat hindi nakakapanakit. Ang love, hindi dapat yan nagpapaluha. Kung papaluhain ka dahil sa kasiyahan, hindi dahil sa kalungkutan. Ang love, it makes you grow. Hindi yung grow together, hindi yung grow apart. Diba? Ang love dapat tinuturuan kang mas maging mabuting tao. Hindi nakakagawa ka ng kasamaan. Siguro nga, ganun naman talaga, everything changes, but beauty remains. Sarot! Hindi eh. Basta, nakakalurky. Akala ko magiging fan lang. Sabi ko, for loves. Bakit nagseryoso sa mga friends ko sa Facebook? Well, anyways, comment down below kung may gusto pa kayong pag-usapan na topic. I know this is new. Sorry kung I'm rambling in words and I'm telling things na iba-iba na. Pero sana nag-enjoy kayo. Positive lang. Good vibes lang. Mga vakla. See you! Subscribe nga pala kasi channel ko, ha!